So yung what's up sa inyo mga kadungis, muling nagbabalik ang yung kadungis vlog. So yun guys, gawa tayo ng diagram ng louder horn ngayon na kung gusto, yung mga gustong magpalakas ng mga busina, yung mga Europa o mga louder horn na kahit kayo lang kaya nyong i-DIY. Basta panoorin nyo lang yung video na to, gawa natin ng tutorial yan. Gawa tayo ng scratch paper, i-drawing natin doon para mas malinaw yung maintindihan ng kung paano gawin ng louder horn na mag-install kayo, kayong nasa bahay, kayong mga nagtitipid, kasi basic lang naman to, kaya sana panoorin nyo hanggang dulo, samahan nyo ako. So yun nga mga kadungis, ito ang ating scratch paper. Kumuha tayo ng bond paper tsaka ball pen. So ayan ang gagawin natin guys sa horn circuit or horn diagram. Ayan. So ayan guys, unahin natin drawing itong battery. Yan, lagyan natin siya ng positive negative. Ayan, bat 12 volts. Ang ating busina guys, 12 volts lang ito. Karaniwan sa mga ginagawa natin na sasakyan, sa mga kotse, halos 12 volts. Pwede naman yan guys kung lalagay kayo ng 24 volts, pati relay, mga busina, 24 volts ang gamitin natin. So dito 24 o 12 volts ang ating gagamitin. So yan, ito ang relay guys, meron siyang 87, 30, 85, 86. Then ito ang ating busina guys, itong bagong install natin na busina, ang louder horn. Then dito gawa na natin ng drawing yung stock horn niya. So yan, badly dalawa yan. Ang stock horn natin, dalawa. Then i-demo na rin din dito yung kung saan yung switch. Siyempre alam naman natin yung switch nasa manubela yan, sa wheel switch, sa ating manubela, doon ang switch ng ating busina. So yan, pinadali ko na lang dito guys, para mas matutukan nyo, malaman nyo agad kung saan nyo pupuntuan. So yan ang wheel switch, ang wheel steering. So yan, ito ang old horn natin. Yan, or stock horn. So yan, i-body ground lang natin yan. Yan, body ground. Siyempre yan guys, kung may ground siya, kailangan niya ng positive. So yan yung positive guys, madali na lang natin, shortcut na lang natin dito. Yan, papunta siya ng wheel. Pero yan guys, papunta siya ng relay muna bago ng wheel. Pero yan, minadali na lang natin para dyan na lang kayo kumuha ng switch natin para sa panibagong horn circuit natin, sa linalagay natin na louder horn. Yan, bagay, yan na lang yung line na switch natin. Dyan tayo kukuha ng switch. So itong 30 guys, patakbuhin natin siya ng positive. Then bago natin patakbuhin ng positive guys, lagyan natin siya ng fuse. Ayan, fuse. Fuse natin guys, 10 amperes. Ayan, 10 amperes. Lagi tayong maglagay ng fuse guys para safety ang ating ginagawa. Para may konting shortage, hindi masunog ang mga linya natin, hindi madamay yung busina, yung relay, o yung battery. Fuse muna yung kanyang titirahin. Puputulin niya muna yan. So yan, lagyan natin ng body ground ng ating stock horn, ay bagong horn. Then yung yan, positive yan.
Tatakbo yan sa relay natin sa 87. Yan. Then itong 85 guys, ito na yung magiging switch natin. Yan, sabi ko nga sa inyo, pinadali na natin itong old horn, stock horn. Hanapin nyo lang yung positive niya dyan, kung saan siya naglalabas. Naglalabas ng positive. Yan. Kuha kayo ng tester guys para malaman nyo kung saan kayo pwede kumuha ng switch nyo para sa bagong horn. So ayan, kung may positive na siya doon guys, itong 86 naman, body ground natin yan, pwede naman sa body ng sasakyan natin o dito sa mismong terminal ng battery. So ayan, ganyan lang kasimple ang ating bagong horn na additional horn. So ayan, itong dating stock horn natin, putulin na natin dyan. Cut na natin siya dyan, bunutin na natin sa pagkasakit niya. Yan, yan, ganyan lang kasimple. Sana may natutunan kayo. Itong 87, another load lang yan guys. Sa mga relay natin, maraming uri yan. So ayan nga mga kadungis, sana may natutunan kayo. Tsaka may napulot kayo sa ating munting tutorial ngayon. Sana huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Pag-ipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa gagawin pa natin na video. So yun lang, laging supportan natin si Kadungis Vlog. Yun lang, lagi tayo mag-ingat. Salud.